Hello everyone, good morning. Sa video na to, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako magtanim ng mga vegetable. Meron akong binili rito guys ng mga seeds kagaya nito. Bumili ako ng kangkong, saluyot, sitaw, sigarilyas, alokbate, ampalaya, upo, at meron na rin akong binili ng mga buhay na mga vegetable like cabbage, lettuce, lemongrass, kamatis, at mga flowers. At nakabili rin ako ng mikan or orange. Ayan. So, bago ko simulan ang lahat ay kinakailangan natin maghanda ng mga plastic, seedling plastic ba ang tag dito? O yung mga maliliit na mga poto. Kung wala kayo yung mga plastic na ano na lang, na mga baso, pwede nyong lagyan yun at lagyan nyo lang ng butas sa ilalim. At ang ginagamit ko guys na lupa ay ito. Dito ako kumukuha ng mga lupang ginagamit ko sa pagpupunla ng mga gulay. Ito yung mga pinagtapunan namin ng mga balat ng mga gulay, mga pinagtatapo namin ng mga damo, mga kung ano-anong mga dahon dyan. Tapos after a month, ayan, na tutuyo na sila at sumasama na rin sa lupa. Kaya ito, malambot ito at madali siyang tumubo pag ganito yung ginagamit na pangpunla. Ayan. Kaya hindi na ako bumibili. So, mag-start na tayo guys, no? Nilalagyan ko muna ito guys ng mga lupa sa loob kagaya niyan. At pagkatapos ay itatanim na natin dito ang ating mga buto na nais nating itanim. Sa isang plastic cup, naglalagay ako dito ng 2 seeds. Pwede rin isa. Pero ako kasi 2 yung nilalagay ko para siguradong hindi man mabuhay yung isa, at least mayroon pang isang kasunod, diba? Ganito lang guys, oh. Ayan. Tapos ay isunod ko na itong sigarilyas at ang iba pang mga vegetable. Ayan. Pagkatapos na ito ay siyempre tatakpan lang natin itong mga butas na pinagtaniman natin ng mga buto, diba? Tapos ilagay natin ito sa mainit na lugar para mabilis siyang tumubo. Ayan. Ayan, ganito lang guys, oh. Huwag masyadong ang lalim para madaling magmulat. Ayan. Alam mo, mas mainam kung kayo ang magtatanim ng seeds sa ganito kasi mas makakamura kayo ng pagbili. Kasi pag bumili kayo ng isang poto na ganito, nasa kagaya nito, ano, kagaya ng talabasa, makakabili kayo ng buhay nito ng nasa 198, 298, depende sa klase ng kalabasa o kaya sa depende sa inyong buto or vegetable na inyong bibilhin. Ayan. Diba? Madali lang naman magpatubo eh. Kaya ako ganitong ginagawa ko kasi marami akong naitatanim. O, diba? So, habang hinihintay natin guys ang pagtubo nito, ang gagawin naman natin at ang susunod natin dito ay ihanda naman natin ang ating pagtataniman. Gumagawa ako ng mga plot para hindi ko natatapakan yung mga itinatanim ko at saka meron akong nadadaanan pagka nagdadamo, di ba? O kaya pag nag-harvest ng mga bunga. Ayan. At pagkatapos guys ay isusunod ko na itong itanim yung mga binili kong buhay na naka-beads. Kasi para habang hinihintay mong iba, meron na akong na-harvest, di ba? Ayan. Gukay lang ako dito ng hindi naman masyadong kalaliman. Ayan. Kasi buhay na naman ito guys eh. Ayan o. Diba? Madali lang itong ano, ma-harvest kapag ilang buwan lang. Ayan. Tapos nalagyan ko lang dito guys ng abono. Ayan. Sa gilid.
Yung mga itinatanim ko nga pala ng mga vegetable, ito ay mga pangkain lang namin, guys. Ngayon kapag maraming na-harvest, maraming mga bunga, kung may bibili, kahit piso-piso, binibenta ko para meron naman akong pambawi dito sa mga ibinibili kong mga seeds. Kasi ang mahal din ng seeds, di ba? Pagkatapos, guys, ay syempre didiligan natin ito hanggang sa kumapit yung mga ugat niya dito sa lupa, di ba? Ayan. Yun lang ang mahirap dito, kailangan araw-araw didiligan mo kasi mainit sa umaga, sa hapon, ganun. Pero once na tumubo na siya, okay na siya, kahit na hinahayaan ko na lang ba. At didiligan ko na rin itong aking mga ipinunla na mga buto. Ayan. Tapos ito ay dadaling ko sa aming beer house kasi medyo malamig-lamig pa yung panahon ngayon. At matagal tumubo pagka hinayaan ko lang dito, di ba? Kasi pag nilalagay ko to sa beer house, syempre mainit dun. Madaling umusbong yung mga seeds. Ayan. At ngayon naman, habang nagpapatubo tayo ng mga seeds na aking itinanim, gagawa ako, guys, ng balag o yung trellis ba. Kasi dito ko pagagapangin yung mga itinanim ko na mga sitaw, ampalaya, upo, sigarilyas, at saka basta yung lahat ng mga gumagapang, di ba? Mas maganda kasi kapag lalagyan natin ng trellis. Ayan. Ang hirap lang gumawa, guys, kasi ako lang mag-isa. Walang tagahawak. Baka inaabot ako ng siyam-siyam. Ang ginagawa ko na nga lang para hindi ako mahirapan, dinudugtong ko ng dinudugtong doon sa katabi. Ayan. Diba? Binili ko tong mga yung mga trellis na to sa Hapon Shop. Para medyo matagal-tagal ang service. Kasi pagkawayan yung ginagamit ko, guys, mga 2 to 3 years lang, nabubukbok na. Tapos gagawa naman ng bago, kaya may kahit na medyo mahal-mahal, at least medyo matagal-tagal ang serbisyo. Kasi taon-taon naman, nagtatanim ako, diba? Ayan, medyo naaayos-ayos na ng konti. Kailangan bilisan, guys, kasi mainit na ba? Ayan, finally! Natapos na rin, guys, itong aking ginagawang mga balag. Ayan. Pag tumubo na yon, ay pwede na nating itanim. At meron din ako, guys, na pinunla na kamote. Dito ko lang siya iniligay, binaon ko lang dito sa styrofoam at tsaka dito sa tubig ba. Tapos magkakaroon na siya ng sibol. Yehey! Ready to plant na itong aking tanim na mga sitaw. Ayan, oh. At saka itong kalabasa. Diba ang laki na niya? Yan ang uunahin kong itanim. Kasi ito, palalakihin ko pa siya. At thanks God. Nabuhay na rin yung nabuhay na yung sigarilyas. Ayan. Ayan, oh, nabuhay na. At ito, ang laki na rin ng kangkong. Pero hindi ko pa siya itatanim. Ayan, kung lumaki-laki muna siya. At saka itong ampalaya. Salamat sa Diyos, nabuhay lahat sila. At saka ito. Ito yung pipino. O, ayan. Ang dami ko na yung okra. At tingnan nyo. Ang laki na niya, o. Oh. Ay, may palaka. Ayun, pumasok sa loob. Ayan, malaki na yung Pwede ko na siyang ilipat sa paso. Ganyan-ganyan ako magtanim, magpunla. Pinapatubo ko dyan. Diba? So, until her, tanoshimi. Ang init dito, guys. Lalabas na ako. Lalagyan ko muna ng mga butas itong lupa para tuloy-tuloy yung pagtatanim ko ng sitaw. Ayan.
Diba? Kaya tapos na, itatarim na natin to isa-isa. Alam nyo, pag tumubo ito, ang dami-dami nitong bunga kasi nabuhay lahat nung itinanim ko na sito eh. Ayan. Yung mga nadoble, minsan tatlong seeds, pwede nating hatiin at ilipat dito sa ibang lupa. Ayan. Ito yung ginawa kong balag. Marami to, mahaba. Pero alam nyo guys, hindi naman ako masyadong mahilig sa sito. Pero ang dami-dami kong tinatanim. Kasi bihira dito sa Japan ang may makakakita ka na tindang sitaw. Ayan. Kadalasan mga Pilipino lang naman ang mahilig dito kasi inilalagay natin, 'di ba, sa sinigang, sa pakbet, okay, na adobo, 'di ba? Ang mga Japanese hindi nila alam lutuin ito eh. Kaya pag binibigyan ko sila, tatanong pa paano lutuin. Ang alam lang nila dito yung Baguio beans. 'Di ba? Ayun, ang dami nito, guys, tingnan mo. Oh. Di ba madali kapag kayong ano, tumubo na, ililipat mo na lang dito sa lupa. Ngayon naman, ang isusunod kong itanim itong kalabasa. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda ng pagkakatubo niya, di ba? Ang lusog-lusog nila, kaya simula na natin. Ayan. Oh, may maugat na, oh. Di ba? Pag ganitong itinatanim, madali na siyang tumubo. Kasi buhay na siya eh. Ayan. Alam nyo, pag mamunga ito, ang dami-dami na itong bunga. Ano kayang maiging gawin dito? Kayo ba, ano bang luto ang ginagawa ninyo sa kalabasa? Kasi dito sa Japan, ang ginagawa lang nila, ano eh, tempura, kalabasa cake, ganun. At saka yung ini-steam lang nila. Ako ginagataan ko to, masarap sa gata ito, 'di ba? Lagyan ng shrimp at saka sinasahog na rin sa mga pakbit ganun. Ayan. 'Di ba? Pagkatapos nating maitanim, lagyan natin sa gilid ng fertilizer at saka natin diligan bago natin iwanan ang ating mga itinatanim. Ayan. And finally, natapos na rin ang aking mga itinanim na mga kalabasa. Ayan. O, diba? Ang dami nito. Meron din pala akong itinanim dito na ilang piraso ng melon at saka ng pakwan. Ayan, diba? At yung banda rito naman, yung bagong tanim na labanos, nira, at first time ko nagtanim ng papaya. Ayan. Malaki na siya guys, di ba? Dito naman sa kabilang parte, ang nakatanim dito ay alokbate, carrots, at saka ano pa, root beets, at itong lettuce at cabbage. Ayan, di ba? Dito ko naman itinanim yung aking tanim na mga ubi na kamote, dilaw na kamote, ordinary na kamote, at meron pa niyang bakante. Ayan, oh, di ba? Laki pa. Yung dito naman, guys, dito ko itinanim ang patatas. Ito, tingnan niyo, oh, namulaklak na. Ito yung long onion. Nanigas na kaya nagkaroon na ng flowers. Ito yung tanim ko na patatas. Last March ko pa ito itinanim. Kaya ayan, malusog at malalaki na ang dahon. Diba? Ito naman yung talong at ang sili. Ayan. Finally, natapos ko na rin yung aking mga itinanim din dito sa balag. Ito yung mga upo, sitaw, diba? Patola, ampalaya, at napaka-rami. Ayan, diba? Nilagyan ko rin siya, guys, ng net dito sa taas para kung gumapang man sila, at least hindi sila nagsisiksikan. Ayan, diba?
Marami kasi yan pagka pagka lumaki ba. Ayan. May tanim kaming ano oh. Si Charo may bunga na. Ayan oh. At ang dami niyang bulaklak, guys. Kaya parami kong aanihin. So, di ba? Susungkutin ko yung bunga para may ulam kami bukas. Si ano, parang bumibigay yung saging. Bumagsak na ang aking puso. Ang puso ng saging. O, oh, diba? Ang ganda ng ano, oh, diba? Yung dahon. Punin ko kaya at ako yun. Ang ganda na po. O, diba? Ang, ano kayang masarap na ipangsahog dito? Ayan, ang laki, oh. Ano kayang masarap ipangsahog? Lagyan ko ng dilis. This is my vlog for today. Thank you for watching. Thank you, Lord. Thank you, everyone. See you again. God bless.